Ecclesiastes chapter 35. Siyang tumutupad ng kautusan ay nagdadala ng mga handog na sapat. Siyang nag-iingat sa utos ay naghahandog ng handog tungkol sa kapayapaan. Siya na gumaganti ng mabuting pagbabalik ay naghahandog ng mainam na harina, at ang nagbibigay ng limos ay naghahain ng papuri. Ang humiwalay sa kasamaan ay isang bagay na nakalulugod sa Panginoon, at ang talikdan ang kalikuan ay isang pagpapalubag loob. Huwag kang haharap na walang laman sa harap ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat gawin dahil sa utos. Ang handog ng matuwid ay nagpapataba ng dambana, at ang masarap na amoy niyaon ay nasa harap ng kataas-taasan. Ang sakripisyo ng makatarungang tao ay katanggap-tanggap, at ang alaala nito ay hindi malilimutan kailanman. Ibigay mo sa Panginoon ang kanyang karangalan na may mabuting mata, at huwag mong bawasan ang mga unang bunga ng iyong mga kamay. Sa lahat ng iyong mga kaloob ay magpakita ng isang masayang mukha, at italaga ang iyong mga ikapu na may kagalakan. Ibigay mo sa kataas-taasan ayon sa pagpapayaman niya sa iyo, at gaya ng iyong nakuha, ibigay mo ng may masayang mata, sapagkat ang Panginoon ang nagbabalik at bibigyan ka niya ng pitong uli. Huwag ninyong isiping magpapasama sa pamamagitan ng mga kaloob, sapagkat ang mga gayon ay hindi niya tatanggapin. At huwag kang magtiwala sa mga hain na hindi matuwid, sapagkat ang Panginoon ay hukom at sa kanya'y walang pagtatangi ng mga tao. Hindi niya tatanggapin ang sino man laban sa isang lukha, ngunit diringgin niya ang panalangin ng naaapi. Hindi niya hahamakin ang daing ng ulila ni Ambalo pagka ibinuhos niya ang kanyang daing. Hindi ba't ang mga luha ay umaago sa pisngi ng balo? At hindi ba ang daing niya laban sa kanya na nagpapabagsak sa kanila? Siya na naglilingkod sa Panginoon ay tatanggapin ng may paglinga, at ang kanyang panalangin ay aabot hanggang sa alapaa. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay tumatago sa mga alapaa, at hanggang sa dumating, hindi siya maaaliw at hindi aalis hanggang sa ang kataas-taasan ay makakita upang humatol ng matuwid at magsagawa ng kahatulan. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magiging tamad, ni ang makapangyarihan ay magtitiis sa kanila, hanggang sa kanyang saktan ang mga balakang ng mga walang awa, at gumanti ng paghihiganti sa mga pagano, hanggang sa kanyang maalis ang karamihan ng mayayabang, at mabali ang setro ng di matuwid, hanggang sa mabayaran niya ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, at sa mga gawa ng tao ayon sa kanyang mga katha, kanilang mga katha, hanggang sa kanyang mahatulan ang kadahilanan ng kanyang bayan, at pinasaya niya sila sa kanyang awa. Ang awa ay napapanahon sa panahon ng kapighatian, gaya ng mga ulap ng ulan sa panahon ng tagtuyot.